Hello po. Are you faithful? Yes. Pag faithful pa alam mo, tapos di ka faithful, wow. No? Oh, wow. Wow. Faithful. Ang hirap po pag gano'n ang pangalan mo. Kailangan mong panindigan. Yes. Pinanindigan mo ba yung pangalan mo, Faithful? Opo. Parang ako yung pangalan ko. Ang ganda. Ang hirap panindigan. Pagod na pagod ako araw-araw sa paninindigan pa lang. Wala pang work yun, ha. Pagising ko pa lang sa umaga, nakakapagod panindigan na ba is ganda yung pangalan ko. Ito, Faithful. Yes. Ano ba yung RC? Ramona Cecilia. Ramona Cecilia. Oo. Ayoko yung pangalan ko dati, naasar nila ako kasi parang panglalaki, Ramon. Ramon. Pero pinanindigan ko rin. Para ang ganda lalaki. Ng Ramona Cecilia. Kasi di ba nauuso yung mga pa-sweet na pangalan? Dati di ba yung mga like? Jenilyn, Jennifer, di ba? Kendi, Catherine, mga pa-sweet. Pero pag Ramona, parang no, parang a woman of Ramona. Strength, power. Ramona, Cecilia. Ngayon pinanindigan ko na. Oo. Sa iyo, Vice, pwede rin na may RC. Ano? Ano? Racing Champ. Kabayo! Racing Champ! Sino ba? Eh, kung pwede rin yung RC sa'yo. Ano RC? Racing Chipmunk. Eto. Eto, RC. Hindi, okay na sa'yo yung Faithful. Okay na sa'yo yung Faithful. Pero totoo nga, Faithful ka. Opo. Never kang nag-cheat. Nagka-boyfriend ka na ba, Faithful? Yes po. Never ka nag-cheat sa boyfriend? Kahit yung mga before? Before po. Hindi niya pinanindigan. Sabi mo, pinanindigan mo yung pangalan mo. Oo. Ikaw talaga, Faithful. Dapat hindi ka Cheater faithful. Jane na yung pangalan mo, hindi na Faithful Jane. Pero sino ba namang hindi nakakapag-cheat? Lahat ng tao nakakapag-cheat. Sinasadya man o hindi sinasadya. Diba? Meron tayong nagagawang sablay. Diba? Minsan, para sa atin, di naman cheating yon. Pero sa ibang tao, cheating yon. So that makes us a cheater sa paningin nila. Hindi diba? Talaga, oo. Hindi ikaw, perfect. Ano yung, para sa isang babae, diba? Kasi kayo, lagi yung sinasabi, yung mga pamamaraan ng pag-cheat ng lalaki. Pero kayo, bilang ikaw ay isang babae, ano ba yung common pag-cheat na ginagawa ng mga babae? Kapag, kunwari, hindi ka na masaya sa relationship niyong dalawa or parang hindi na katulad nung dati. Paano ka, pag hindi ka na masaya katulad ng dati, paano ko nag-cheat? Nagsasaya-sayahan ka? Parang ganun po. Yes, yung parang gigimik ng hindi ibig mong sabihin, nagsisimula kang mag-cheat pag hindi ka na masaya. Yes po. Oh, ano yung ginagawa mong pag-cheat pag hindi ka na masaya? Nakikipag chat sa iba or text, ganun po. Consider cheating yun, Meme. Yes. Anong purpose? Ka diba? Kasi pwede ka naman nakipag-chat, pero pwede ka naman nakipag-chat kasi pero kaibigan mo pala nung elementary, may reunion kayo. Uh-oh. So nakipag-chat ka. Pero kung ano yung purpose, diba? Bakit kailan ka nakipag-chat? Mo masasabi? Pag yung purpose na is ano na, yung harot. Flirt na. Harot na. Kapag meron ng o yung intention mo ng mga makipagharot, makipagkita, landi-landi. Diba? Bakit? Wala. Niisip ko eh. So ngayon mo na-realize, oh my God, nag-cheat pala ako. Talaga? No, kasi nag-usapan niyo, faithful eh. So nagawa niyo yun. Okay. Eh, paano pag lalaki yung gumawa nun sa inyo? Bakit nga ganun, no? Pag yung lalaki, chichit, galit na galit. Galit na galit talaga kami, no? Kasi madalas talaga yung mga boys na chichit. Pero same lang din pa. Sa bagay, same. Kasi kung yung lalaki, di ba yung mga lalaki nag-chichit daw sa online, nakikipag-chat sa ibang babae? Di ba? So kung... Ay! Ay! Oh my God! Ang lakas ng yes ni Miss Dulce. Parang na-encounter mo, mother. Na-encounter mo na ba yun? Yes. Ah, talaga? Anong ginawa mo dun sa... Kanino ka may ginawa? Dun sa jowa mo o dun sa babaeng nakipag-chat sa jowa mo? Ang anak ko ang gumawa. Hindi papayag yung anak mo. Pero bumehave na. Bumehave na. Bumawi so, na. Ah, talaga? Kaya nakakapagsalita na. Inano nyo rin yung pati yung babaeng ka-chat? Inaway nyo po. Kinol out? Hindi ko inaway. Nagsimula sa reunion. Ayun. Iba ang reunion. Pag ganon, pag yung lalaki may kachat, sinong aawayin mo? Yung jowa mo o yung babae?
tatanungin ko po muna yung jowa ko kung may something po sila. Pero siyempre, hindi naman naamin. Oo. Hindi pala pag nahuli mo, talagang alam mo na may something talaga. Kasi di ba ganun, no? Pag may usapan, nakita mo, alam mo naman, iba naman kasi talaga. Napatunayan yung... mo na, na doon nung binasa mo yung nagkikita, nag-I love you, ha, namimiss kita, hinahanap-hanap ko ng mga iyap kapatalik. Sa mga ganitong panahon, malamig, sana ikaw ang aking katabi, mga ganon. Harot na yun, hindi na yung friendship. Uy, sura ulo naman. Ka naman. Anong gagawin mo? Kukumprontahin mo yung girl o yung jowa mo? Opo, sasabihin ko kung gusto niya pa bang ipagpatuloy yung relationship. Kasi ako, kapag ganyan, kapag mahal na mahal ko, at anong patawag nito? Sincere siya sa pagsusorry sa nagawa niya, okay lang po sa akin. Ba't parang naiiyak yung boses mo? Namumausap po. Ano mama? Ikaw, sino nga awayin mo? Jowa mo yung babae? Ganito lang kasi yan. Para magawa ng isang tao na mag-cheat, alam mo, ibig sabihin, hindi kanya ganun kamahal. So, sabihin ko sa kanya, dun ka na. Kasi, di ba, kung mahal mo talaga ako, hindi mo naman magagawa to sa akin. Ako paano lang. Paano pag sinabi, mahal kita, pero may sakit ako. Ano? Maharot talaga ako. Ay, alam mo, totoo yan. Once a cheater, always a cheater. Hindi talaga yan. Mahirap talaga yan magbago. Oo. So, ang gagawin, nangyari kasi to sa akin, inaway ko pareho. Oh, anong ginawa mo ba? Anong ginawa mo dun sa babae? Tinawagan ko! Oh. Hello? Sabi ko, you are... Anong name ng babae? Wah! Malay mo madulas. Itago natin siya sa pangalan. Tapos, sumagot. Benine. Tapos, anong, alam niya daw na jowa ka? Malamang, oo naman. Alam. Anong sabi ng babae? Sabi ko mong papakita sa akin. Magpapakita. Nagsosorry ba yung mga ano? Yung mga hindi, yung mga kaharutan. Nagsosorry ba sila dun sa totoong girlfriend? O hindi? O salbahe? Kasi sa pelikula, di ba? O sa mga teleserye. Hindi naman sila nagsosorry eh, di ba? Sila pa yung mga buwiset eh, di ba? Yung parang sila ang totoong may-ari. Sa experience ko, ganun. Hindi nagsorry. Ah, hindi nagsorry. Oo. Sa experience niya po, si Chang Ami nagre-react sa experience. May ibang sinasabi ka sa ding-ding, Chang Ami. Bakit ang dami nagre-react? Oo, ba't hindi mo sa amin sabi? Basta ding-ding mo sinasabi mga hinaing mo. Hindi, meron namang ilan na nag-sorry. Ilan? Ay, ang dami na ba? Hindi, pero oo, meron namang ilan. After a while, na-realize nila. Tapos yung okay ka na, so tinawanan mo na lang. Okay na yun. Ano na lang. Tawa na lang. Pero yung iba ang tapang din eh. Tapang, oo. Sasagutin ka pa ng, hindi ko kasalanan, di ba? Huwag akong kausapin mo yung jowa mo. At isipin mo, bakit niya ako hinahanap? Bakit siya nagsusumiksik? Baka may mga hindi siya nakikita sa'yo. Dahil, baka kaya siya nagsusumiksik sa'kin dahil kulang ka. Yung ipamumukha pa sa'yo, di ba? Soap na soap. Di ba? Soap opera. Nangyari ba ito sa'yo? Hindi. Wala. Hindi. Alam mo. Diba? Nagparaya ako. Sa lahat ng pagkakataon, nagparaya ako. Oo. Tiis na lang ako. Okay lang yan. Happy ka na. Oo. Tingnan mo. Dinala ako ng mga sakit sa magandang paraiso yes. ngayon. Yes. Oo. Masaya naman ang estado mo ngayon? Opo. Ayan. Si Arasi din, masaya naman ang estado niya. Kahit siya ay single, yes, masaya siya. Yes, oo. Ganda na kinanta niya, Ang Maya. Maya. Hello po, ma'am. Dito po kayo sa gitna. Yung daw ito kong pangarap, natupak na. Ilang dekada kong hinintay ito. Oo, nga po. Bakit niyo po kinanta yung Maya? Mahilig ba kayo sa ibon? Itong Maya, ito'y inihandog ko sa aking pamilya at yung pangarap kong lumilipad. At ngayon, nabigyan katuparan. Ah, ang Maya. Di ba dati yan ang pambansang ibon? Oo. Pinalita na ng ano? Eagle. Ng... Parang hindi yata eagle. Monkey eating eagle. Eagle lang kasi hirang gito. Monkey eating eagle. Ayaw mo kapagitin yung monkey. Kanang gano'n may monkey eh. Nanganiba buhay mo eh. Realize ko. Maya. Maya. Ano ho bang itsura ng Maya? Maliit na ibon. Atos, Panay, ang piborito niyang kainin yung palay. Palay. Maya. Okay. Yung pipit. Ano naman yung pipit po? Yan yata yung naupo ang ibon na yan, kaya pipit na yan. Pipit na. Siguro po. Kaya siya pipit, naupuan na yung ibon. Yung pipit siguro, yung mga anak ng Maya. Ibong pipit? Ibong pipit.
Yung po ba yun? Yung mga... Yung ibong pipit na sinaktan ng mamang malupit. Lupit? Yung hindi pa malaki ang ano, need pa nila yung mga support ng kanyang nanay. Oh. Ah, yung pala inakay. O, inakay yun. Ang daming alam ni mother sa ibo. Oh. Kasi yung tanda-tanda ko na. Yun yung ibon na kailangan pa ng support ng nanay. Okay. Ano naman yung mga ibon na hindi na nakikinig sa mga nanay? Yung mga ibon na matigas ang ulo. Ay! At dapat putulan ng pakpak. Ay! May nakita na ho ba kayong ibon na matigas ang ulo? Oo, kasi may buto. Ano hong ginawa niya doon sa ibon na matigas ang ulo? Nakita niyo po. Kinausap niyo ba siya? Pinaliwanagan niyo po ba? Inaksyonan ko lang. Inaksyonan! Huwag kang matigas. Sabi mo, huwag kang matigas. So ano, lumambot ba? Huwag kang matigas or else. Or else. Ay, nakinig naman ang ibon. Nakinig naman ang ibon. Ganyan talaga. Chalupikot siya. Kayo po yung may mga apo na. Opo. Oh. Tatlo. Stricto po ba kayong lola? Ay, very loving lola. Very loving lola. Pero, may disiplina. Dapat. Disiplina, balance. Disiplina ang may pagmamahal. Correct. Yeah. Ilan ho bang anak nyo? Tatlo po. Lahat ho ba ay may pamilya na? May pamilya na. So, usapang ibon. Diba may... Hindi, sa psychology kasi. Ay, oo. Diba, pag yung mga anak mo, lumaki na sila, tapos unti-unti na silang umaalis sa puder mo, may sa psychology, may pinatawag na ganyan eh. Diba? Oo, yung parang papalayain mo na sila. Correct. Ano ba tawag doon? Sepunks? Hindi sepunks. Hindi sepunks yung tambo na ba? Birds. Emptiness. Something ganyan. Emptiness. Yung ganun nga, yung unti-unti nang umaalis yung ibon sa puder nung nanay, nung magulang na ibon na nag-alaga. Diba? Umaalis siya, naghahanap naman ng pamilya niya. Oo. Nagbumuo ng sariling pamilya. So, paano ho yun hinaharap ng isang ina na yung dumarating yung araw na yung mga... inalagaan niyang bata ay unti-unti nang umalis sa puder niya at may sarili puder niya at may mga sarili ng pamilya. So yung babae ay nag-iisa na lamang. Yung nanay o magulang, kahit na may asawa niyang mga anak, may responsibilidad pa rin ikaw na magulang. Kaya yung tatay ko nga noon, o kahit na malalaki na kayo, paluin ko kayo kung magpapahiya kayo sa pamilya, kahit na malaki kayo. Opo. Oo. So kahit wala na sila sa poder ninyo, monitor. Pero hinahayaan nyo na silang mag-desisyon para sa mga sarili. Opo. Pero minsan, o karaniwan nga, may mga decision making sila na parang alanganin, pupunta sa nanay kinukonsulta at tatay. Kinukonsulta kayo. Opo. Nasaktan ho ba kayo nung meron na silang mga sariling pamilya at kailangan na nilang umalis sa poder ninyo? Hindi. Kasi yung puso nila ay umibig. Gaya ko, umibig ako. Hindi man nagalit yung nanay ko. So okay lang yun na wala na okay sila lang. Sa puder. Ang mahalaga naman, paminsan-minsan ay binibisita kayo. Opo. Oo. Ngayong retired na kami ng asawa ko na dito. Ang ginagawa namin, nag-travel-travel, bisita sa pamilya, bisita sa travel, anak. Travel-travel. Yeah. Nasaan po yung asawa niya? Ini-enjoy niyo na lamang. Ayun si Sir, kayo po bang may-ari ng Maya? Si Sir, ang nagmamayari ng ang Maya. Kayo po ba'y maari nung ibong matigas ang ulo, sabi ni Mami? May tinatanong si Tatay, ikaw daw ba, Vice, pag nakakita ka ng ibong matigas ang ulo, anong gagawin mo? Tatakbo ako. Bakit ka tatakbo? May kapahamakan ng mga ibon na yan. Kami yung dalo. Hindi sila close sa mga kabayong tulad ko. Okay, Tatay? Po. Kayo po ba yung ano, yung matigas ang ulo dati na lumambot at bumalik na? Napakabait yan. Napakabait ang asawa. Natural po yun na meron tayong katigasan ng ulo na kung minsan, siyempre, nagbigay, naman na masaktan yung ating mga mahal sa buhay. Pero alam naman natin na kailangan ayusin natin. Minsan, meron tinatawag magpakalugi o magpakumbaba dahil magbunga rin ito ng simpleng kasiyahan sa pamilya. So, ganyan ang nangyayari. Yun siguro ang dahilan kung bakit kayo nagtagal, no? Opo. Dahil kayo'y marunong magpakumbaba sa inyong mga pagkukulang. 47 years kami. 47 years. Wow. We're waiting for 3 years more and we will be celebrating the golden anniversary. Thank
Kaya... yung aming sikreto sa bahay, kumakanta kami. Siya, ang galing mamawin dyan. Oh, they sing together. Masaya. Kumakanta at mapagpakumbaba. Okay. Diba? Maraming salamat, tatay. Opo, thank you po, tatay. Thank you rin po. Tawag na tanghalan sa show!